Ko, meron siyang black eye sa dito o banda. Parang dalawa. Ano ba nangyari sa kanya? Binugbog siya. Binugbog siya. Bakit niya pinatulan? Alam niya palang may problema sa pag-iisip. Ano? Gano'n nga po. Siya si Gabisera nagmula sa Negros Occidental. Layunin ay tumulong sa mga nahihirapan karamihan. Kasikap, andito tayo ngayon no, sa Cadiz City para kumustahin at dalawin itong inilapit sa atin na isang babae po na nagkaroon po ng problema sa pag-iisip. So inilapit sa atin ito ng isang kapatid niya, no? So, samahan niyo ako at kamustahin natin. Dito daw yung bahay. Ayan, magandang tanghali. Magandang tanghali, sir. Ayan, kamusta kayo dito? Mabuti naman. Ayan, si Ate Maribel pala, no? Ayan, inilapit sa akin ng kapatid ni nanay, no? Oh. Yung kalagayan niya. Kumusta naman siya, Ate Maribel? So, ngayon po is may ongoing case po siya. Mm. Kasi nung nakaraan, nung nagfiesta dito sa amin, napatrouble siya. Napatrouble? Ano, nabugbog siya? Nabugbog siya. Oh, dito ka, Ate Maribel, dito ka. Ayan. So, kaano-ano mo siya, si nanay? Nang ano ko siya, na tita. Tita mo siya. Anong pangalan niya? Jenny Bib. Ang tawag namin dito sa kanya is Ebeb. Ebeb. O, nakakausap naman siya ng maayos? Minsan. Ayan. Ate Ebeb, kamusta? Hari, mayuman. Mayuman. O, pilay mo bata? Tatlo kalaki. Imo bata? Baye, may baye man? Wala, tatlo lang. Tatlo lang, iya bata? Kasi ano, para sa kanya, tatlo lang yung anak niya. Kasi yung iba, pina-adapt na. Ah, pina-adopt niya yung iba. So, dati siyang may asawa, Maribel? Dati siyang may asawa. Saan yung asawa niya? Nang, ano, wala na dito. Kasi, nagpalaboy-laboy na din. Nagpalaboy-laboy na? Bakit, pinabayaan na siya? Iniwan siya? Iniwan siya, kasi dati nung, ano, last nang pinagbubuntis niya, pagpanganak niya, sinasaktan siya. Ay, ganun? Oo, kasi gusto ng asawa niya, mami. Maghanap siya ng trabaho. Kaso wala siyang mahanap kasi hindi naman siya nakapag-graduate. So, ilang taon na pala siya, Maribel? Ang pagkakaalam ko is 38 years old na siya. So, ang anak niya talaga lahat, ilan talaga? At 10. 10 ang anak niya? Isang ano lang, yung asawa? Yung isa yung namatay. Yung tatlo yung naiwan. Kaso, hindi na, ano, wala na siya. Ay, ibig sabihin yung 10 anak niya sa isang asawa lang, isang lalaki lang. Oo. Isang ama lang. Matagal na ba sila naghiwalay? Tagal na? Almost mga 4 years na ata. 4 years na. Ah, okay. Ayan, Ate Ebeb. Nanay Ebeb. Ako si Gab, no? Becerra, charity vlogger dere sa atong lugar sa Negros, no? Gabuligtas sa atong mga kababayan dere nga Pigado, ha? Oo, at inilapit ka sa akin ng sister mo. So, nasa abroad ba si sister niya, yung naglapit sa akin? Nasa Manila. Actually, hindi talaga siya nasa abroad. Nasa Manila. Nasa Manila. So, nagtrabaho lang doon. Oo, kasi followers ko siya eh. Oo, nanonood din sa aking vlog. No? So, hindi ba siya pa-check up, Ate Maribel, sa psychiatrist kahit isang beses? Hindi po kasi. Hindi. Wala naman kaming financial na... Walang problema sa financial, no? At napansin ko, meron siyang black eye sa dito, banda. Parang dalawa. Ano ba nangyari sa kanya? Kasi nung, ano, nung September 30 is nang... Merong naganap na, ano, parang binugbog siya. Binugbog siya? So, hindi pa namin maiisaysay buong kwento kasi ongoing pa yung case. Ibig sabihin na nagsampa kayo ng kaso doon sa nagbugbog sa kanya. Ano bang dahilan? Bakit siya binugbog? Kasi alam naman natin na meron siyang diferensya sa ano, sa pag-iisip. Oo. So ano, yung babae, pinalo niya sa ulo ng bote. Ay, yung babae pinalo niya? Oo. Ng bote? Oo. So nabasag yung bote? Hindi naman. Pero ano, nang, yun nga, nang hinabol siya. Oo. So ayun, pinagtulungan. Sino yung babae na yon? Ano yung kakilala niya o kapitbahay? Yung boyfriend ng babae is taga dito. Ah. So okay. Yung ano, yung babae naman is hindi taga dito. Ah, okay, bali kumbaga,
dayo. Ah, kumbaga yung boyfriend niya ang gumante dito, binugbog siya. At saka yung girlfriend. Alam ba nung mga mag-boyfriend girlfriend na yon na may problema sa pag-isip? Actually, yung lalaki lang po yung may alam. May alam kasi kilala niya naman. O bakit niya pinatulan? Alam niya palang may problema sa pag-iisip. Ano? Yun na nga po. Diba? Dapat pinagsabihan na lang o sinumbong sa pamilya. Oo, pamilya. Oo. Kasi hindi dapat pinapatulan tayo yung mga ganitong case. Oo. No, kasi hindi yan sila normal. No. Yan, si tatay naman, kaano-ano mo siya, tay? Magkapatid kami magkapatid. Siya, ina. Ah, half-sister. Oo. Ah, taga rito ka lang din, tatay, ano? Oh, taga ano? Taga rito ko. Mm-hmm. Pero nakapangasawa ko taga Daga. Oh. Doon kami ngayon nakatira. Ano pangalan mo, tay? Ronald. Oh. So itong lugar na to dito, itong bahay na to dito, saan ba siya nakatira? Dito mismo? Dito. Sa inyo ito, sa kanya? Nang bali sa lola namin to. Oo. Oh. Nang hinati dito yung sa amin doon sa kabila. Okay, ito pala yung bahay ni Ate Maribel. Ayan po oh, mga kasigap. So mamaya, check natin, pasukin natin, no? Ayan. So ano yung, ano, Maribel, ano yung tulong sala na hinihingi nyo para kay Ate Genevieve? Actually, yung hinihingi namin na ano, yung financial sana. Financial. Kasi yung, ano pa, hindi pa kompleto yung gamot. Mm-hmm. At saka yung grocery sana. Oo. So ano talaga no? Problema talaga pag ganyan. Saan pala yung mga anak niya? Yung tatlo na hindi kasi namin alam kasi naghahanap yun. Malalaki na ba anak niya? Yung dalawa, isang 18 at saka isang 19. Yung isa naman is 14. Nag-aaral? Hindi na nag-aaral kasi palabi-labi na din. Ah, ibig sabihin hindi niya na naasikaso. Simula nung nagka-problema siya sa pag-iisip, no? Oo. Ayan. So, mawawa naman. Ano bang ginagawa niya sa araw-araw ni Ate Genevieve? Kasi, pag umaga, lumalabas siya ng bahay. Mm. So, minsan nanghihingi doon siya sa malapit sa may barangay hall. So, nanilimos? Nanilimos. Tapos, uwi siya ng pagtanghali, hihingi ng pagkain. Mm. At yun naman. Kasi hindi naman namin napipigilan ito pag umalis yun. So, Maribel, kaya niya bang magluto o maglaba ng damit kasi nakuwent sabi mo 'di ba nag-iisa lang siya diyan kaya niya magluto ganun minsan hindi na siya nagluluto kasi nahihingi na lang sa amin at minsan naman pag inuto siya sa maligo doon na lang sumusunod doon naman sumusunod. Ibig sabihin binibigyan niyo na lang din ng pagkain dito so maayos naman yung tulugan niya diyan okay naman. Kasi minsan pag hindi siya comfortable kasi magiging naman minsan dito siya sa amin. Ano yan? May kuryente? Wala? Wala. Ah, walang kuryente. Tapos tumutulo pa yung parang tumutulo pa tayo. Tumutulo. Ibig sabihin, yung bahay na yan, talagang sa kanya noon pa. Yan, nakalaan sa kanya. Mag-asawa sila nung nagsasama pa sila. Tapos nung umalis na yung asawa niya, siya na lang yung naiwan, pati yung mga anak. Di man lang nakaalala yung mga anak na? Nang pumupunta-punta naman. Pumapasyal naman? Ayan. Grabe nangyari. Oh, mga kasikap. Isipin nyo yun. Ayan. Si Ate Ibeb, no? Genevieve ang pangalan niya. Nagka-problema po siya sa pag-iisip. At yun nga, nagkwento ni Maribel yung binugbog daw ito. No? Nung mag-jowa. Dahil pinalo niya daw. So, nakasampan na pala kayo ng case. Laban doon sa ongoing na. So hindi naman nakipag-usap sa inyo yung nagbugbog, hindi nakipag-areglo? Una po nakipag-areglo, kaso hindi po eh. Ah, okay. Need po namin ng justice. Ah, okay. Tama nga naman kasi, di ba? Pag mga ganito kasi, hindi dapat pinapatulan, no? Ang ginawa dapat niya, Tay, is lumapit sa barangay, no? Sa barangay, pumunta dito, dapat siya... Nakipag-usap sa pamilya, no? Para, sa pamilya, nasaktan ba yung pinalo niya? Dumugo ba yung ulo? Hindi nagkasugat? Naman, Hindi naman. So, kaya yun ang masabad yan. Kasi pinatganyan ng sitwasyon ng hindi magandang isip. Tapos pinatulan pa nila. Pinatulan pa. Dapat sila lang umiwas. Saka nireport kagad dito sa amin. Nireport agad nila. Or sa barangay.
o sa pulis kung walang barangay, yun hindi, yun hindi dapat ano sasaktan. Hindi dapat sinasaktan. Yun na ano namin na masama yung loob namin sa sa gumawa niya. Taga rito lang pala yung lalaki. Oh, taga rito. Kasi siya naman ang medyo nagpabigay ng gila sa kanyang lubya. Oo. Yun ang ginawa nila. Yun, ano yung sinuntok, pinalo? Sinuntok tayo? Sinipa. Oh, sure. Ah, sinipa? Sinipa sa mukha. Oo. So, nagpa-ano kayo? Nagpa-medical kayo? Oo, oh, tapos na po. Kasi kailangan yun ay medical, no? Ayun, talagang ano oh, itim na itim yung ano niya. Oh no! Dito, sa ilalim ng mata. Ano? Ate Genevieve! Oh, may ihatag ko sa imo ha. Gamay nga bulig. Okay lang? Ha? Ayan, meron akong ibibigay sa iyo. Ayan, sabay yung bigas. Pakikuha. Okay nga. Ayan. Kasi hindi ako nakapag-groceries, no? Oh, ito. 5 kilos ng bigas. Galing kay Tita C, no? Tapos bibigyan din kita ng pang-groceries. So ikaw na lang siguro, Maribel, bahala maghawak ha ng kanyang pang-groceries. Ito pa ibigay ko kay ano kay Maribel kasi syempre may problema sa pag-iisip baka mamaya kung anong gagawin ano. Ikaw na bahala Maribel ha. Ito ay konting tulong lang mula sa ating mga sponsor abroad. Ayan. Galing kay Ma'am Rosie tsaka kay Ma'am Peli. Pabayara ito 1,000 pesos ha. Thank you po. Ayan. So ikaw na bahala dyan. Thank you po. Bili mo ng pangangailangan niya. Pagkain. Gamot or ano pa man. Pagpasensyahan mo muna yung naitulong namin ngayon. Malay mo, sa mga susunod may tutulong pa sa atin. So may tanong ako, Tay. Willing ba kayo na ipa-check up ko si Maribel sa psychiatrist doctor? Oh. Okay lang sa inyo? Okay lang, sir. Okay lang, Maribel? Malaki pong tulong yun ha? Sa tita namin. Kasi meron akong doctor sa Bacolod, psychiatrist doctor, no? So may mga beneficiary din kasi ako na katulad niya, no? Yung mga problema sa pag-iisip, dinadala ko doon para mapagamot. Nung nakaraang araw nga, meron din akong dinala na beneficiaries, no? At yun, naresitahan na ng tamang gamot kay Dr. Menda, no? Sa Bacolod. Yan, okay lang sa inyo? Okay. Ha? Malaking tulong yun. Malaking tulong, no? Sige ha, at sa ngayon, hindi muna ako magpa-promise kung kailan, pero i-update na lang kay Tama Rebel o di kaya yung tita mo na nasa Manila, no? Okay lang sa'yo, Ate Genevieve, malagaw ta sa Bacolod. Malagaw ta, makaon ta sa Jollibee. Ha? Upod ka? Upod ka mo ni Maribel, oh? Ha? Upod ka, ha? O sige, ano naton, i-schedule naton, ha? Basi karoon nga bulan sa October. Kasi ano dun eh, by schedule, by appointment. So kailangan appointment muna bago dahil dun, no? Malay natin na magbabalik normal pa siya. Kasi sa tingin ko, di pa naman siya ganun kalala, no? Nakakausap pa naman siya ng normal. Sumasagot pa naman. Ano bang madalas na ginagawa niya? Pagala-gala lang? Oo, pagala-gala. Minsan nanghihingi. Nanghihingi. So dapat mayroong mag-ano din sa kanya, magbabantay, no? Kasi pag yun nga, binugbog siya dahil dun din sa ginawa niya, naging ano siya, no? Violente ba siya minsan? Minsan. Nang ano siya, nananakit. O isang beses lang yan, o may, dati may ginawa na rin siya, may sinaktan na rin siya? Dati, meron naman, kaso pampalo lang. Palo-palo lang. So ngayon lang, medyo buti talaga yung hawak niya na pinalo doon sa babae. Ayan. Anong paborito mo pagkaon? Paborito mo nga pagkaon, ano? Manok, ano na crispy. Manok? Ah, crispy chicken. O sige, pagbalik ko ha, dalaan ta ka crispy chicken ha? Ha? Ano, karton. Ano pa? Coke. Soft drinks pa. Ano pa? Amo lang na. Amo lang na. O, chicken tsaka coke, no? Pero mas okay, Ate Genevieve, yung ano, yung juice, orange juice. Orange juice. Oo, kasi Maribel, sa mga ganyang cases, bawal yung soft drinks. Soft drinks, kape, ano pa, basta yung energy drink, bawal din, no?
Okay, sige, juice na lang, no? Oh, tsaka chicken, oh. No? Dadalhin ko? Ara lang. Oh, dinay mo ano, bana? Ato sa Nara. Sa Nara? Sa, din mo ng Nara, saan yan? Dito sa Nara, Singgalan, sa Nara. Sa Palawan? Sa Andrea. Sa Andrea? Saan ba yung Nara, Maribel? Malayo. Malayo. Ah, malayo. Tama ba yung sinabi yan? Sa Nara? Hindi. 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 Ah, okay. So, pwede ba silipin yung bahay niya? O, tara. Silipin natin, ha? Ayan. Thank you po kay Tita C. Tsaka kay Ma'am Rosie Pabayra para po sa cash, no? Na ibigay natin. Ngayong araw. Ayan. Dito po natutulog si Ate Maribel. Ayan. Ay, Ate Maribel. Si Ate Genevieve. O, muna ka, Maribel. Samahan mo ako. Mag-ano tayo? Mag-house tour tayo. Oo. Ang dami pa dyan ng ano. Ah, dito siya natutulog. Ah, okay. Ah, ano pala? Ano pala ito? Lupa. Saan siya nakahiga? Dito, sa papag na ito. Ano ito? Dating kama? Mga gamit? Mga gamit? Ah, okay. Tingnan niyo mga sigap, oh. Sirang-sira na yung bahay niya. Oh, parang babagsak na. Matagal na ba ito, Maribel? Ah, okay. Kumbaga, wala siyang gamit sa kusina, kung ano pa man. Kumbaga, dito lang tulugan. Hindi naman po siya nagluluto eh. Hindi niyo ba binibigyan ng, ano, sapin, banig, unan? No, minsan po, paggabi. Paggabi. Itong mga damit na to sa kanya to? Ng ilan. Ah, yung iba sa kanya. Oh. Ah, okay mga kasikap. Kawawa naman pala at wala nang kagamit-gamit sa loob. Kumbaga, eh, tulugan na lang. No? Kasi yung bubong, ano, tumutulo yan. Ah, yung bubong pala tumutulo. So, ito, ano ito? Sa inyo din to? CR? Ah, dating CR. Ayan po, oh. Ayan, kawawa naman po mga kasikap. Sana matulungan natin, no? Kahit sa financial po na pangailangan niya, sa paggamot niyo po. Oh, sa ating doktor, psychiatrist doctor, i-ano natin, ipa-check up natin ito kay Doc Minda. Ayan, dito naman, sa gilid, sarang-sira na talaga. Ito, kanitong duyan. Nilalagay lang. Ah, dito siya nagduduyan minsan. Ayan, ito si Tutoy, kapatid mo ito? Oo, kapatid. Ang yung bahay niyo Maribel, saan? Dito? Ah, sa kabila? Masuka. Ah, okay, so... Ibig sabihin, naaalalayan nyo siya, no? Sa mga pagkain. Basta, ano lang, tsagain nyo na lang muna, no? Kasi, pag mga ganitong kalagayan, eh, dapat mahaba yung, ano mo, pasensya mo. Dapat intindihin, no? Huwag naman na ibigay yung gusto niya, no? Hindi lahat. Basta, iwasan mo siyang painumin ng kape. O, bawal yan. Mahilig kasi sa... Mahilig. Kung pwede, gatas na lang. Gatas, juice, soft drinks, bawal din, no? Pero sa ngayon, eh, hambang wala pa naman siyang tinitake na gamot, siguro okay lang. Pero sanayin mo na lang sa gatas na muna, no? Ayan, bilhan mo ng gatas, Maribel. Yung, ano, yung adult plus na gatas, pwede na yan. No, Ate Genevieve? Ha? Malagaw to sa Bacolod, makakaon to sa Jollibee. Ma-Jollibee tayo sa McDo. Ha? Ayun po, oh, kita nyo naman. Payat siya, no? Dati ba niyang katawan yan, Maribel? Hindi. Mataba ba siya dati? Medyo may... Saka yung kapatid yung klasel, yung bunso nila, nandun siya sa guide na may sakit din na parang hindi makalakad. Hindi makalakad. O, na-stroke. Sabi daw na stroke pero parang ano hindi hindi ordinaryo na ano sakit. Oo. Nandun siya kaya lang sa sagay. Kapatid niya din. Kapatid niya din. So ilan pala kaya sila magkapatid sa tay? Ilan pala sila magkapatid? Anim sila. Tapos kapatid mo siya sa tatay, nanay? Sa nanay. Ah, bali half-sister mo siya. Dalawang lalaki, apat na babae. Ibig sabihin, dalawang beses ba nag-asawa yung mama nila? Ah, okay. So may mga kapatid sa side na nanay, tsaka sa tatay. Ah, okay. Ayan. Genevieve, ha? Pabakal ka kay Maribel lang ano ha? Gatas. O, tinapay, pwede man. Biskuit. Gatas at tinapay. Oo. Huwag ka muna uminom ng kape ha, tsaka soft drinks.
Ha? Ako si Kuya Gab Becerra. Ha? Salamat. Oh, charity vlogger dire sa inyong lugar. Sa buong Negros, no? Bisan din lang Davision. Kahit saan lang tayo makarating dito sa Negros. Basta para sa mga kababayan po natin, no? Na nangailangan. Ayan. Maraming salamat, ha? At magpakabuot ka dire. Ha? Hindi magpasaway. Ayan. So, okay naman siya. Sumasagot naman, mga kasikap. Tapos, dun sa kaso pala, no? Na sinampa nila. Anong update dun? Tuloy pa rin? Oh, ongoing po. Ongoing? This Friday is merong session. Eh, paano kung makipag-areglo sa inyo yung ano? Hindi kayo magpa-areglo. O, kasi, syempre, kawawa naman talaga, no? Opo. Umiyak ba siya nung binubog siya? Nagmamakaawa nga po eh. Ah, nagmakaawa siya na tigilan na. Ibig sabihin, matagal siyang pinagtulungan, pinagpapalo. Oh, hinabol pa nga eh. Tumakbo siya? Oh. Mm. Buti may nakaano sa kanya, nakakita, nakakilala na tumawag nga ng pulis. Tumawag ng pulis. So hindi naman hinuli yung ano agad, on the spot, hindi yung naman. Dinitain 'yon. Ah, dinitain. Ah. Tapos nakalabas din pa samantala. Ayun po. So kawawa naman. So titingnan natin, no. Ha? Ganun talaga siya minsan. Nagsasalita. Sige, so sa ngayon, yan lang muna yung maitulong namin, ha, Maribel? Salamat. 1,000 pesos para sa groceries, tapos bigas. Pwede saingan mo na lang siya, tapos hatid-hatira na lang ng pagkain, ha? Salamat talaga, Sir Gab. Ayan, welcome. At about sa check-up niya, mag-update na lang ako kung kailan. Pero basta mayroon lang mag-assist. No? Ikaw siguro pwede ka sumama, may sasakyan naman para masamahan natin siya sa Bacolod para magbalik normal, no? Ayan, so malakad na ko, Ate Genevieve. Ha? Salamat na nga. Oh, welcome. Oh, pasalamat siya. Salamat sa tiyo. May bugas ka, ha? Tsaka cash pang groceries para sa imo, ha? Ayan, salamat, Maribel. Salamat, ha? Tatay Ronald. Salamat po. Mga sikap, dyan po natatapos ang ating mission, no, ngayong araw. Maraming salamat po sa ating sponsor, kila Ma'am Rosie Pabayra at kay Ma'am Nelly Padre, no? At ganun din kay Tita C para po sa mabigas. Antabayanan nyo po at ipapacheck up natin yan si Ate Genevieve sa ating psychiatrist doctor doon po sa Bacolod. So kailangan lang dyan na ipa-appointment natin, no? Para mabigyan po siya ng tamang gamot. So sa tingin ko magbabalik normal pa siya kasi minsan nakakausap naman ng maayos. So thank you at maraming salamat talaga. Lalo na sa ating mga masugid, no, na taga-panood, solid viewers natin dito sa Negros. Ganun din po sa ating mga solid sponsor. Andyan sila Tita Mila Ilis, Tita Nora Arsadon, Ma'am Lynn ng Spain, Ma'am Marisa Agdan. Yan, kay Tita C, mga rin mo sponsor natin, Francesco, maraming salamat. Sila Ate Lorna Magday Vlog, supportahan din natin. Si Ma'am Beng, si Ma'am Grace Sultan Kodarat Girl, shout out po sa lahat-lahat ng aking mga mapagmahal na sponsor na walang sawang pong nakasuporta po sa atin. Maraming salamat. Siyempre, supportahan nyo rin si Kuya Val Santos Matubang dyan sa Daed. Ganun din po, no, sa aking mga katim dito sa Negros Occidental. Andyan si RB Pastrana Channel, Gumadlas Vlog, Renan Mix TV Vlog, Rotmates Mix Vlog, at syempre sa inyong lingkod, Gabesera. Takis tayo sa sunod nating mga video. Maraming salamat at paalam po pansamantala.